What's up mga ka-help bees? Welcome back to another vlog episode for today. And for today's vlog, it's more like top 5 Marites ngayong 2022, no? January 5 pa lang, 5 days pa lang, ang dami ng mga kaganapan dito sa Metro Manila, sa NCR. So, tara, ipakita natin yung top 5, ano? Top 5. So, yun na nga, pag-usapan natin, siguro, simulan natin sa, ano, yung pinaka hindi masyado sikat. Number 5, eto si Kuya, ex-police, nagwawala dahil sa, ano, ewan ko kung toyo niya. Siguro napanood nyo na yan. Kami naman dito sa Pilipinas, basta nasa Facebook para lumiliit yung, Pilipinas, eh, no? Talaga nagte-trending tong mga top 5 balita na to. Yan si Kuya, oh, nananagan ng mga nag-iinuman. So, yan ang number 5 sa mga trending ngayon sa Facebook. Hanapin nyo kung anong drama niya ni Kuya. Nagaano kami agad yung speaker eh. Sabi mo kasi, pwede nyo naman kayong magsabi eh. Tagabi, ilabas yung speaker. Oo. Tsaka New Year ngayon, Mang Boy. Di kayo nakikisama. New Year ngayon na. Ilabas yung speaker. May maglabas. Bakit may pataga? Di ba pulis kayo? Alam nyo yung ordinance. Bakit po kayo ganyan? Dapat po, nagsalita muna kayo. Hindi po yung pwede. Kaya nga, dapat po, nagsabi muna kayo. New Year naman ngayon ah. Ilabas yung speaker ng New Year nga. Ay, meron nga po kami kasi may pataga kayo eh. Hindi naman po kami nagaan New Year ngayon, di ba? Makisama naman kayo. Sabi mo kasi, ilabas yung speaker. Tapos nagbibisikal na kayo, namimisikal na kayo, di ba? Hinaltak nyo, may taga kayo. Ayan, may taga kayo. Oh, sige. Sige, ayan o. Ayan o, sige, bibidyoan ko. Sige, sulay. Pwede naman kausapin eh. Bidyoan mo. Medyo mo. Hindi. Ate, Kuya, nakikiusap po kami. Pwede naman po kasi kausapin kami eh. Ilabas namin yan. Sabi niya kasi ilabas daw namin. Ilabas daw yung ano natin. Pwede naman po makiusap. Ano, may ito ang labas. Oo, sabi naman po niya kagabi eh. Sabi po niya kagabi, labas daw po yung speaker. Oh, inira niya. Ano pong gagawin? Kasi hindi po sa amin yan eh. Iniram lang po namin yan. Kasi napakot din. Tawagin mo yung nagsabi na ano, na ipalabas daw yung speaker, sabi ni Kuya. Sabi niyo po, 'di ba, ipalabas yung speaker kagabi. Sinabi niyo nga po, kasi ang tahimik namin kagabi. Opo. Hindi, meron siya sabi niya. Oo. Tapos ngayon, naggaganyan po kayo. Ba, paano ganun? Hindi kasi... Tigilan mo yan. Tinaga niya na po. Muti kinaanin eh. O sige, magkakabit bahay kami. Magkakausap tayo. Sige. O sige, okay lang sa akin. Ate, Kuya Boy, di ba gumagalang ako sa inyo? Kayo ko mausap sa amin kagabi, di ba? Tapos ngayon, maglalabas kayo ng ganyan. Kaya, New Year naman ngayon eh. Hindi kayo makisama. Tapos maglalabas kayo ng ganyan, sisiraan nyo yung speaker. Tama ba yung ginagawa nyo? Police pa kayo? Retired police pa kayo? Alam nyo ba yung ordinance na ginagawa nyo? Hindi. Mag-viral talaga siya pag hindi niya ano. Hindi pwede yan. Ayan, ayon niya eh. Yung speaker nasira eh. Paano gagawin namin neto? Kausap lang maayos, inilang ako eh. Namisikal na siya, nanakit siya eh. Hindi, eto eh, naka-video nga eh. Naka-video? Hindi, meron na. Antagal mo kasi ibigay yung ano eh. Eto nga eh. Happy New Year talaga. And sa number 4, masi number 4, ito naman, si ate naman, si ate Abby, nagmamahalan nga naman sila ng jowa. Yan, napanood nyo na ba yung video na yan? Siguro, panoorin nyo na lang, comedy rin eh. So, parang istorya naman ito, nahuli sila nung jowa niya lalaki, pero may kasama siyang ibang lalaki din. So, mga Marites, chika yan, love affair. So, yan ang top 4 natin na balita. And, doon naman sa masasabi natin sa top 3. 5, 4, 3. Yan. Alam mo yung mga ano ngayon, uso ngayon, nagpo-post sila ng mga sakit nila. Kakaiba ang 2022 dati. Takot na takot magsabi na may lagnat, may ganito, may sakit.
Ngayon, trending, post. Basta may nagsimula, post, post. Tinatrangkaso, post. Porque hindi na sila takot ma-lockdown at ma-quarantine. Dahil feeling nila simpleng sakit lang. Palay ang post na ng mga Pinoy. So, yan yung pinaka-top 3 natin. And, number 2, Chris Aquino naman. Iniwalayan ng jowa. Naku, grabe. Namayat si Chris. Deteriorating daw yung ano niya, health niya. Hindi ko alam kung dahil doon, pero yun nga, number 2 natin siya, si Chris Aquino. Siyempre, shinare niya yung mga nangyayari sa buhay niya, love life. Nakakatawa lang yung boyfriend, no? Iniwalayan eh, no? Dahil sa pasyal-pasyal sa Uniqlo, sa barber. Hindi ko alam kung ginamit lang siya ng boyfriend niya, pero wala na tayo doon. Yun yung number 2 chismis natin, mga Marites, mga Kelpbis. At ang top 1 balita natin na masasabi, ito. Siyempre, sa lubong ng taon, Gwyneth Chua. Grabe ka. Ikaw ba nagkalat ng Omicron? So, ang daming galit na galit kay Gwyneth, no? Gwyneth Chua, dahil si Poblacion Girl, party girl to eh. So, ano nga ba? Ba't nga ba tayo galit na galit? Kasi nga, nag-skip siya ng quarantine. Dahil galing siya sa abroad. Tapos nag-party pa siya. Then, nag-infection ng napakadaming tao. Ngayon sa kanya na sinisisi itong mga nangyayari, no? And, para sa akin naman, ito si Gwyneth Chua, tingnan nyo. O baka pwede na natin patawarin. Sexy, no? Anyway, patuwarin guys, na natin! Patuwarin! Top 10 tuloy. 5 pala, kasi January 5. Yan yung top 5 na usapin ngayon sa Metro Manila, nangyayari din sa Pilipinas, and mostly sa Facebook. So, I'll try to put up yung mga video para mapanood nyo yung mga sample skit or related article para di kayo nahuli sa balita, kasi mga Marites, alam nyo naman, Mare, ano ang latest? So, nakakatawa lang. Yung pinaka, ano ko dun, yung na-hype ako yung mga nagpo-post pa na may mga lagnat eh, no? Ibang-iba yung trend ng 2022. Positivity talaga eh. So, dami bang nag-positive? Huwag naman. So, sana gumaling lahat ng may sakit. Kasi nga, pati na naman, nauso na naman yung mga hoarding ng gamot. Siyempre, natatakot. Ako, hindi naman ako guilty, no? Ilan lang binili ko? 4 kami rito. Siguro, okay lang naman din yung nag-stock ka lang for safety na meron kang Bioflu, meron kang Solmux, meron kang Advil, basic na gamot. In case na wag naman, Lord. At kung may magkasakit man sa amin, Lord, sana gumaling ka agad. Ganun din sa inyo, mga ka-helpbees. Yun naman yung objective natin, no? Yung maging maayos yung health ng lahat. So, meron nga rin ako nabasa, no? Yung nagki-claim na etong Omicron daw, parang natural antibody na to na magbibigay ng herd immunity sa lahat. So, pag lahat nagkaroon na rin ng Omicron, resolved na itong pandemic, parang herd immunity na, darating na tayo dun sa normal na lang na trangkasa itong sakit na to. Sana tama siya. Sana tama siya dun sa sinasabi niya. Ito yung taong yun eh. O, pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung kinakalat niya. Hindi ko alam kung ano ba to, scientist ba to, or etc. Scared tactics daw. Iba-iba opinion. Alam mo naman, Pilipinas to, magkakaiba talaga opinion dito. Pag pinansin mo rito, mababaliw ka, sasakit ulo mo, makikipag-away ka pa. Wala pa tayong usapin politika. Siguro mga in a few months, may iba na mga usapin, babalik na naman tayo sa politika, etc. So, yan ang ayokong topic. Pera lang kung pagkakakitaan. Walang kwenta yun, yung mag-away kayo sa politika, no? Nagawa natin ang follow-up episode yan tungkol sa politics. Nang walang bias, kasi wala naman akong dinadala pang presidential bowl, wala naman tayo nakuha ang kontrata or what. Kwento natin kung paano, baka makatulong sa inyo paano mag-decide kung sino pipiliin nyo. Gagawa ko kayo ng detalyadong blow by blow. Oh, wow. Hindi. Nagawa ko kayo ng simple lang na basihan.
base lang sa munting nalalaman natin dyan, baka magamit nyo rin sa pagpili nyo ng pipiliin yung presidential poll. So, yun lang naman yung topic ng vlog natin ngayon. And, panoorin nyo to. Make sure na subscribe kayo. Papakita ko sa inyo yung mga video na pinag-uusapan natin sa top 5. From 5, 4, 3, 2, and then 1. Make sure na subscribe kayo sa Health Beast. Ako nga pala si Blue. See you again next time. Only here at Health Beast. Bye!